sumaka IT, tinatanong, ano yung, paano yung access ka, Pinoy IT guy? Anong ibig mong sabihing access yung Cisco devices? Ito yung way para ma-configure natin sila, pa-modify natin sila, maglagay tayo ng setup doon sa mga Cisco devices. So basically, meron tayong three ways. Through console port, through auxiliary port, or through virtual terminal port. Okay? Or virtual terminal line. So yung pinakauna mga ka-IT, yung console port, ito yung ginagamitan natin ng console cable. Kung makikita niyo dito sa picture, meron tayong blue console cable. Yan yun, yung kinoconnect natin. Kaya kakunin ko yung sa akin ha. So yung nakikita nyo sa picture mga ka-IT, yan yung mga old console cable. Kasi yan, gagamitan pa natin yan ng USB adapter. So ito, meron akong ginagamit na console cable, which is kung mapapansin ninyo, ito yung kinoconnect natin sa mismo Cisco device. Kung makikita nyo sa picture, may console port doon. Ito yung kinoconnect nyo doon, itong port na to. And yung other end niya, ito yung i-coconnect natin sa laptop natin or sa computer natin. Ito yung medyo parang bago-bagong mga console cable natin. Okay? Auxiliary port naman, ito yung ginagamitan natin ng phone line or modem. Medyo dun sa mga installation ko dun sa Isakam Transport Services, meron kaming dinideploy din na ganito na mga auxiliary port line, merong modem si client, pero sobrang dalang. Medyo madalang na lang amin siyang i-deploy. Virtual terminal line, baka nalilito kayo. Pag narinig yung virtual terminal line, isipin ninyo, gusto nyong i-access ang Cisco devices na hindi kayo directly connected. Okay? So, para ma-access natin siya, okay, tinatawag din natin itong remote access. Ibig sabihin, hindi ka direct ang nakakonect kay Cisco. Okay? Gagamit tayo ng virtual terminal line. Yun lang isipin nyo pagdating sa virtual terminal line. Three ways to add protection. Tatandaan nyo mga ka-IT. Yung binanggit natin, console port, auxiliary port, virtual terminal, lahat namang yun, walang protection yung mga yun pag sinetup natin. So, tayo ang maglalagay ng protection or tayo maglalagay ng mga credentials. So, una, pwede ka maglagay ng password directa doon sa linya. Okay, using password directly on the line. Pangalawa, using username and password-based authentication. So, yung una, password lang. Yung pangalawa, pwede mo siyang i-configure or pwede natin i-setup na may username and password. Pangatlo, gagamit tayo ng AAA services. Okay, pag AAA services, typically username and password din, pero centralized siya. Merong isang parang computer or isang parang server na nag-hold lahat ng mga username and password natin. Yun yung typical na ginagawa ng AAA server natin. Okay. May password types tayo sa Cisco IOS. Mamaya papakita ko sa inyo paano yun. Type 0, ito yung unsecure or most unsecure kasi napapakita sila through clear text. Ibig sabihin, napabasa mo yung mismong password. Okay. Type 5, it uses MD5 hashing algorithm. Pero marami ng mga studies na pwede itong ma-compromise through brute force attack. Kung natatandaan nyo yung command na enable secret, okay? Typically, yun yung ginagamit na type 5, MD5 hashing algorithm. Okay, mga ka-IT. Type 7 password, okay? Naka-encrypt siya, pero weak encryption. Ibig sabihin lang ng naka-encrypt mga ka-IT, isipin nyo na lang, naka-jumble siya, naka-scramble yung password mo. So, hindi nababasa. Pero, sa Google, madali mo na siya ma-decrypt. Ibig sabihin ng ma-decrypt, ibalik mo siya sa pinaka-original password niya. Type 8 and type 9, ito yung mga uncrackable type of password natin sa Cisco IOS. Si type 8, gumagamit siya ng password-based key derivation function 2. And si type 9, gumagamit siya ng script hashing algorithm, which is, as of right now, uncrackable sila. Okay, mga ka-IT. Service password encryption. Si service password encryption, ino-configure natin yan sa Cisco devices natin para ma-encrypt yung mga type 0 password natin. Again, ang type 0 password, ito yung mga unsecure. Ito yung mga clear text password natin.
Kaya lang, kapag kinonfigure mo yung service password encryption, magiging type 7 password siya. Kung matatandaan nyo ang type 7 password, pwede natin siyang ma-decrypt. Search lang kayo sa Google na type 7 decryption. Copy-paste nyo lang doon yung naka-encrypt na password. Madi-decrypt na siya. Okay? Username and password authentication, mga ka-IT. Again, ways to add protection to your Cisco devices. Ito yung pangalawa, yung username and password authentication. May tatlong ways para mag-configure ng username. Number one, yung username and password na command, which is ito yung unsecure as much as possible. Ito yung command na hindi natin i-configure kasi nga hindi secure yung password. Pangalawa, username secret. Okay? Ito yung gumagamit tayo ng type 5 na encryption. Okay? Or ng MD5 hashing algorithm. Yung number 3 naman, username algorithm type secret na command. Ito yung mas secure. Ito yung parang mas latest pagdating sa pag-configure ng username and password. Okay? Okay, mga ka-IT, nandito tayo sa Cisco Packet Tracer. Pakita natin yung mga diniscuss natin kanina. So, meron tayong 3 ways. Okay, meron tayong 3 ways or 3 methods para ma-access yung Cisco devices natin. So, punta tayo dito sa router. Okay? So, dito sa physical tab, makikita ninyo, okay, so, yung original size natin. Ang model nito is, okay, zoom in natin, is 4300 series na router. Okay, so ito yung ISR4331. So yung ISR4331 natin, yung i-zoom in natin, may makikita kayong port dito, console port. Yan yung first line natin. Okay, ito yung ginagamitan natin ng console cable. So unang method yan, kung gusto mong mag-configure or mag-setup ng Cisco device mo, gamit ka ng console cable, dyan mo siya i-coconnect. Okay? Pangalawa, kung makikita nyo, meron tayong auxiliary port dito. So, dito natin kinoconnect yung mga modem through telephone line. Way of accessing ulit ng Cisco devices natin. Pero mas madala. Okay? Third is yung virtual terminal line natin. Ang virtual terminal line natin, mga ka-IT, basically, ginagamitan natin siya ng physical interface sa router or sa switch. So, papakita natin. So, mga ka-IT, sa console port natin, ganito ang gagawin natin. So, pupunta tayo sa CLI tab. Okay? Nasa router tayo, nasa user exec mode tayo. Sa next tutorial natin, or sa mga previous tutorial na explain ko na to, pero pwede nyo balikan yon. So, enable. Then, pupunta tayo sa configure terminal. Okay. So, para ma-configure natin ang line console, mga ka-IT. Okay. Ma-access natin siya through sa command na line question mark. Kung makikita nyo, meron tayong aux, meron tayong console. Okay. So, tatype natin ang console tapos 0. Palagi yan. Line console 0. Wala nang iba. Walang line console 1, line console 2. Okay. So, line console 0. So, dito mga ka-IT, dito natin kukonfigure yung mga username and password natin or yung mga password natin. Sa line aux naman, okay, line aux 0, pwede mo rin siya ma-access. Sa line aux 0, exit natin. Pag line aux 0 naman, ganun din. Walang line aux 1, walang line aux 2, line aux 0 lang. So, kung gusto mong mag-setup ng credentials or ng username and password sa line na to, tatype mo lang line aux 0. Tapos, pwede ka na mag-type ng login, di ba? Tapos, password, Cisco. So, basically, ganun yung pag-setup natin. Kung sa line console naman, so mag-setup ng password sa line console, is, punta ka line console, type mo siya. Line console 0. Hindi gagana kapag tinype mo ng line console. Okay. So, tingnan nyo. Line console, press enter. Incomplete command siya. Kailangan kompleto na line console 0. Okay? So, sa line VTY naman, ganun din. Okay?
exit. Kahit yun yung na-exit eh, pero sige, exit natin. Para makapasok naman tayo sa virtual terminal line natin, tatype naman natin is line VTY. Pero, titingnan ninyo, meron siyang 0 to through 15. First line number. Isipin ninyo, yung 0 to 15 na yun, mga ka-IT, ito yung mga instances na pwede ka mag-connect. So, meron tayong line VTY 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang, mapapansin nyo hanggang 15. So, kung bibilangin natin yan, mga ka-IT, up to 16 lines or up to 16 instances na pwede tayong kumonect dito sa router na to. So, pag tinayip kong line VTY 0, 4, ibig sabihin, line 0, line 1, line 2, line 3, line 4. Meron tayong limang line na pwedeng mag-access yung mga devices o yung mga network engineers natin simultaneously, ibig sabihin, sabay-sabay. Yun yung ibig sabihin ng line VTY04. So, enter natin. So, ganun din, pwede ka mag-configure ng password, pwede ka mag-configure ng any credentials, okay, na ituturo natin. Okay, mga ka-IT, 3 ways to add protection to your Cisco devices. First is adding password. Okay, so punta tayo sa multi-layer switch natin. Sa CLI tab. Tapos enter. So let's say for example, gusto kong sundan natin yung first step to add protection to your Cisco devices by adding password. So ang gagawin natin is enable. Configure terminal. Let's say for example, gusto ko sa, di ba may tatlong line tayo? Line Vita, line console, line auxiliary, and line VTY. So let's say for example sa line console tayo. Line console. Again, kailangan may 0. Okay. First step, add password. Basic. Basic lang siya, simple lang siya. So ang tatype mo muna is login. Kasi magre-require tayo ng login. Okay. So, pag tinype natin dito, sasabihin niya, login is disabled on line 0 until password is set. Ibig sabihin, in-enable natin yung login, pero hindi pa siya magla-login o hindi pa siya mag-take effect kung wala kang ilalagay na password. So, para mag-take effect yung login request, so, tatype natin is password. So, magbibigay tayo ng password. Let's say, for example, Pinoy ID guy. Enter. Yan. So, meron na tayong password sa line console natin. So, titingnan natin mga ka-IT. Testingin natin. So, okay mga ka-IT. Ganito mag-connect ng console cable. Testing natin yung kinonfigure nating line console na password. So, punta kayo dito sa connections. Tapos sa console. Okay, makikita nyo itong cable na to. Ganito mag-connect. From PC0, pipiliin nyo ang RS232. Tapos, sa Cisco device natin, dito sa multi-layer switch natin, pipili natin yung console. Okay? Once napili mo na, okay, close muna natin yan. So, meron tayong mga tabs dito, physical, config, desktop, programming, attributes. Punta kayo sa desktop, then terminal, okay, wala na kayong gagawin dyan, i-okay nyo na lang. Okay? So, press return to get started. Tinanong na sa atin kung ano yung password na kinonfigure natin. So, ang tinype natin dito is Pinoy ID. Okay. So, yun yung pag-setup ng password natin. First step. Okay. Second step or second way is to configure a username and password credential, mga ka-ID. So, second way naman para mag-add tayo ng protection is imbis na password, ang kukonfigure natin is username and password. Okay, so paano yun? Punta tayo sa multi-layer switch natin. Okay. Enable. Configure terminal. Okay. Para mag-configure tayo ng username and password, kailangan nasa global config tayo. So, pag-configure nito is, maraming way para mag-configure ng username and password. Ito, isa to sa mga way. Okay, so, username, let's say for example, Pinoy. Okay. Okay, sabihin natin NOC 1. Tapos, password, let's say for example, NOC 1 ulit. Enter. Yan mag-configure ng username and password. Okay. Pag narinig nyo yung local database, username and password local database sa Cisco devices, dito yon. Ito yung pag-configure natin. Local database, ibig sabihin sa mismong Cisco device natin siya nilalagay.
Right? So, gawa pa tayong isa. Username. Nocto. Gawin naman natin secret. Nocto. Okay. Ano pinakaiba ng password at saka ng secret? Ganito mga ka-IT. Ang password, okay, mas unsecure siya. Okay? Mas madali siyang ma-decrypt compare sa secret. So, hanggat maaari, kapag nasa real world na kayo, ever na kayo makakita ng mga credentials na or gumagawa ng username and password na ganito ang command. Yung username, no, password, no. Makakakita lang kayong ganyan sa mga legacy devices natin na hindi supported yung ganitong command. Okay, pero other than that, okay, sa panahon ngayon, okay, ganito yung typical na makikita ninyo. So, once naka-configure na tayo, punta tayo sa ano natin, sa lines natin. It's either line console, auxiliary, or line VTY, or sa virtual terminal. Let's say, for example, sa line console 0. Para magamit natin yung credentials natin, mga ka-IT, ang gagawin natin, katype natin is login. Diba kanina login? Yun naman, login local. Ibig sabihin, kapag gusto natin kumonect sa line console, okay, dun sa console cable natin, okay, mag-a-ask siya ng username and password dahil dito sa kinumad natin, login local. Ibig sabihin, login, i-check niyo yung local database natin. Okay? Mache-check kasi natin yung local database natin dito. Show run. And ito yung kinonfigure natin. Username, NOC. Username, NOC2. Ito yung local database natin. Ito yung mga na-configure natin mga password dito. Okay? So, testingin natin mga ka-IT. Sa console natin. Exit tayo. Okay. Pansin nyo. Username na yung tinatanong. Okay? Pag kinonect ko, NOC1. NOC1. May access na tayo. Okay? Exit. Try natin yung NOC2. 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 May access na rin tayo. Yun yung second way para mag-add ng protection. Okay, mga ka-IT. Yung tatlong, or yung third way naman to protect your Cisco devices is through AAA services or AAA services natin. AAA again stands for Authentication, Authorization, and Accounting. So, basically, ang sa madaling salita, meron lang tayong computer. Okay, meron lang tayong server na nag-hold ng mga username and password natin. Okay? May mga explanation dyan. May secure way, may unsecure na protocol like Regus and Takax, pero hindi muna natin siya dadaanan. Isipin nyo lang, kapag AAA, username and password din mga ka-IT, pero imbis na dito sa local database natin, okay? Okay, ilalagay natin or i-store natin lahat yung username and password natin dito sa isang server natin, which is AAA. So, kung i-click natin itong AAA, gawa tayo ng username. Let's say, for example, Mike. Okay. Password, Mike. Okay. Ngayon, meron tayong panibagong engineer. Let's say, for example, si Ryan. Okay. Password niya is Ryan. Okay. Mga NOC engineer yung mga yan. So, ngayon, kapag si Ryan, okay, gusto mag-console connection sa multi-layer switch natin. Okay. So, mangyayari niyan. Close natin. Okay. Exit natin. So, kung si Ryan, ginawa natin siya ng access sa, or ginawa natin siya ng username and password sa AAA server natin. Pag tinry natin yung Ryan, gagana siya. Okay. Kanina, ang ginawa natin is sino? Si Mike. Okay? So, Mike, gagana din siya. So, yun yung ibig sabihin ng AAA mga ka-IT. Okay? Lahat ng mga username and password natin, ini-store natin siya sa isang database mga ka-IT, which is like this one, yung AAA server natin. Okay? Mga ka-IT, yung mga types of password natin, kung mapapansin ninyo, i-check natin yung show running configuration natin. Okay. Mapapansin ninyo mga ka-IT. Okay. May mga password tayo dito na clear text. Like for example dito sa line console 0. Okay. Nakita nyo dito, yung password dito is Pinoy IT Guy. Line or password 0 yan. Ibig sabihin,
clear text password siya. So ito yung mga pinaka-unsecure password mga ka-IT. Ngayon mga ka-IT, explain natin yung type 5 password. Yung type 5 password, ito yung pag-configure natin ng enable secret. So kung titingnan ninyo mga ka-IT, may dalawang way ng pag-configure ng privilege password natin. Si for example, enable password, let's say for example Cisco. Okay? Enter. Ito yung unsecure way ng pag-configure ng ng privilege mode natin. Meron naman mas secure yung type 5 password natin. Enable secret. Okay, kasi for example Cisco. Enter. Napansin niyo. Kung check natin yung show running configuration natin. Okay. Mapapansin niyo, enable password Cisco. Clear text siya. Type 0 password. Okay. Yung isa naman, enable secret, tapos nakita nyo 5. Then, nakikita nyo, naka-hash siya. Okay, ginamitan siya ng MD5 hashing algorithm. Ito yung mas secure way, or ito yung type 5 password natin na mas secure kesa sa enable password na command. So, enable secret, mas secure sa enable password. So, kasi nakikita nyo, nababasa natin yung password. Pero dito, yung tinype nating Cisco, naka-hash siya. Ginamitan siya ng hashing. Okay. Ngayon, mga ka-IT, type 7 password, dito pumapasok yung service password encryption natin. Pansin din nyo, di ba? Clear text. Okay. Clear text. Tapos, clear text din ito. Ngayon, merong service or merong feature si Cisco na pag tinype mo yung service password encryption. Okay. Lahat ng mga type 0 unencrypted or yung mga clear text password natin, i-encrypt niya. Okay. So, ngayon, pag tinype natin yung usual running config, mapapansin ninyo, yung kaninang nakalagay na Cisco dito sa enable password natin, nakita nyo, may 7, ibig sabihin level 7 password, type 7 password, naka-encrypt siya. Okay. Tingnan natin ito, naka-encrypt din ito. Okay. So, kung titingnan din natin ito, password 7, naka-encrypt din siya. Kaya lang, tatandaan nyo, ang type 7 password is very easy to decrypt. Pakita natin. So, mga ka-IT, type lang natin sa Google natin, type 7 password decrypt. Okay. So, may makikita na tayo mga links dito. Try natin ito. Sabi niya dito, encrypted password. Okay. Punta tayo dito sa CLI natin. Try natin to. Copy natin. Level 7 password to. Balik tayo sa site na to. Submit natin. Okay. Pinoy IT guy. Na-decrypt na niya. Testingin natin yung isa. Yung enable password natin. Okay. Ito. Try natin to. Copy natin. Okay. Paste natin. Submit natin. Cisco. Okay. So, saan pa ba? Ito. Copy natin. Paste natin. Okay. Knock one. So, gamit ang service password encryption, yung mga clear text password natin or yung mga type 0 password natin, i-encrypt niya, may added layer of security na konti, pero sobrang daling i-decrypt. Okay? So, yung pag dinecrypt natin, pag in-encrypt natin gamit ang service password encryption, ito yung mga type 7 password. Okay? Okay, yung type 8 and type 9 naman natin, ito yung mga untrackable naman natin. Dito na pumapasok yung mga username, don, okay, algorithm type, script, which is ito yung type 9, okay, tapos secret, okay, ito yung, let's for example, don, yan. So, do show run. So, mapapansin ninyo, okay, username Don, secret 9, type 9 password. Ito yung mas
secure way, okay, ng pag-configure ng password natin. Kasi gumagamit na tayo ng pipeline password. Okay mga ka-IT, ways to configure username and password. First, mabilisan. Username, net1, password, net1. Enter. Ito yung unsecure and not recommended mga ka-IT sa pag-configure kasi clear text ito. Okay. Next naman is yung more secure. Username, net2. Okay. Tapos, secret, net2. Ito yung mas secure kaysa dun sa una nating ginawa na password. Gagamitin natin siya ng secret. Okay. Third way mga ka-IT is username, net3. Algorithm type, pili tayo. Script, actually meron din ditong MD5 or siya eh. Pero dito sa device na to, script ang supported niya. Okay. Tapos, secret. Ang password natin, net3. Ito yung in or most secure way para mag-configure ng device natin. Kasi gumagamit tayo ng script, which is yung type 9 password. Okay. And gumagamit din tayo ng type 5 na password. Okay. So, mas secure sila compare dito sa ginawa natin ito. Okay. So, hopefully mga ka-IT, may naintindihan na naman kayo sa very short tutorial natin. Part 2, hintayin nyo naman paano yung privilege level, role-based access control, and iba pa. Okay?